Hello mga subscribers at mga followers at mga viewers ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana manawari ay tuloy-tuloy na po yung inyong swerte. Dahil mayroon naman po tayong pwedeng patunay dito na may talagang namang swerte na. At mamaya po yan ay didiscuss po natin. Ngayon, dito naman po sa mga smuggler at na mga magnanakaw sa gobyerno ito, mga kriminal, mamatay na kayong lahat. Ganun lang po ang palati ko ng sinasabi rito. At mayroon lamang po akong ikukwento sa inyo na kung saan po ay ito ay nakuha ko dito sa Kongreso, na kung saan ay diba madalas kong sinasabi yung mga sakit ninyo ay ilipat niya dito sa mga smuggler at mga demonyo dyan sa administration ito. So, hindi ko po alam kung nagkataon lang at itong mga smuggler na ito ay lahat na pala ito mga nakakonfine na. At ang isa nga po rito ay nagbe-bleeding na. Ibig sabihin, dinudugo po yung ilalim ng katawan niya. Nagbe-bleeding. Internal bleeding po ang tawag doon. Dinudugo. Isa yan. So, hindi ko alam kung ito ba ay nagkakataon lamang. Ayoko namang isipin na ayoko namang magsalita dito na pagka may sinabi ako nagkakatotoo dahil ayoko namang buhatin yung sarili kong bangko. Kung matatandaan niyo pa, mayroon pa akong video dyan na ang sinasabi ko, 3 months ago na po yun, yung video ko, na may malaking balita na mangyayari dito sa ating bansa. So, nangyari din po yun dito sa Tibes Digamo murder case na ito. So, napakalaking balita po yan. So, again, baka malamang nagkataon lang din. Doon po sa mga video ko rin dyan, doon sa dati pang COVID na yan, noong sinasabi pong tapos ng COVID, ang sinabi ko po dyan sa video ko dyan, hindi pa mayroon pang darating na mas dilubyo pa na nakakahawang sakit. Ay dumating na po kung isa-isa mga variant ng COVID ang dumating. So, siguro po ng mga nagsiguro yung mga sinasabi ko nagkataon lamang. Kagaya po ng sinabi ko, na yung mga sakit-sakit ninyo na sinasabi ko, bagamat hindi ka panipaniwala at ako man ay hindi ako naniniwala sa sarili ko, mismo sarili ko hindi ako naniniwala, pero sabi ko nga, malay natin, baka nagkataon lang, di ba? Lahat ng mga sinabi ko ngayon ay maaaring nagkataon lamang. So, dito po sa sinasabi ko ng mga suswertihin yung lahat ng mga nag-subscribe sa akin, ayun naman po, hindi na po naman kailangan magpatunay pa rito. Dahil nandyan po mismo sa comment ng viewers natin, sa comment niya na talagang magmula daw nung nag-subscribe siya, nanalo daw siya ng luto, hindi nga lang jackpot. Ayan naman po eh, nandyan po yan. So hindi ko na kailangan ipakita pa sa inyo ang katibayan o katunayan. At siya na mismo ang nagsasabi dyan na talagang magmula daw nung nag-subscribe siya, ay sinwerte siya. Okay. So, mayroon naman po nagsasabi na bigyan ko raw ng number ng loto. Hindi po. Hindi po ganoon. Hindi po ako nagbibigay ng number ng loto. Ang sinasabi ko po rito, once na nakapag-subscribe kayo sa channel ko, so swertihin kayo. Pero hindi po ako magbibigay o hindi pa ako nagbibigay ng number ng loto kasi unang-una po, isipin nyo na lang, kung magbibigay ako ng number na sigurado mananalo, ay di, hindi ko na ibibigay sa inyo. Ako na lang tataya. Tapos, pag ako nanalo, ipamigay ko na lang dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganun lamang po yon. O di kaya sa mga kamag-anak ko lang o sa mga malalapit kong kaibigan. Ganun po. So, kung mayroon pong video na mapanood kayo na nagsasabi na nagbibigay ng number ng loto, huwag po kayo maniwala doon. Katarantaduhan po yon. Wala pong ganun. Wala pong nakakaalam kung ano po ang lalabas na number ng loto. Ang sinasabi ko po rito, yung mga nagpag-subscribe na, so suswertihin, at yung mga bagso-subscribe pa, kasali po kayo sa suswertihin. Hindi man ngayon, bukas, makalawa,
ay swertihin na po kayo. Inuulit ko lang po, nandyan po yan sa comment. Nung in-upload kong video kahapon lang, na nag-comment po siya na, "Sir, magmula nung mag-subscribe ako sa iyo, swerte ako at nanalo nga ako ng loto." Yan po, nandyan naman po yan. So, di ko na kailangan ng patunay. Ngayon, dito naman po tayo sa mga sinasabi kong sakit ninyo na ililipat natin. Ayan na po eh. So lahat po ng mga smuggler at mga kawatan doon sa gobyernong ito, lahat nagkasakit. Bakit ko po alam? Ay hindi po sa akin manggagaling yan. Kasi baka sabihin nyo, gagawa-gawa ko ng istorya rito. Ang lagi ko po sinasabi rito, kung ano lang po yung totoo. So anyway, pakinggan po ninyo itong sa Kongreso mismo ha. Para lang maliwanag tayo. At ayan. SMNI, truth that matters. Update muna tayo dito sa mga dito sa mga nasupina at saka mga naimbitahan natin. So, we have a letter from Ms. Lilia Leia Cruz stating na meron po siyang condition at she is currently confined. Oh, naka-confined sa hospital. A letter, a medical certificate issued also for Miss Mary Ann Lim. Oh, isa yan, magkakasama yan. Medical certificate for Miss Kim Kok Lim. A medical certificate from Miss Grace Ang Ong. No medical certificate for the subpoena Mr. Eric. Hindi na po natin pagtatagalan sa Kongreso naman po yan eh. Mapapanood nyo naman po yan yung hearing sa Kongreso. Eh kita ko lang po sa inyo na itong mga sinasabi kong mga kuna ito, mga smuggler at mga kawatan sa gobyerno ito, unti-unti na po sila magkakasakit. Unti-unti na po yan. Yung parang part ng mga sakit ninyo, malilipat lang po yan. Ay, ang lalakas nitong mga ito. Diba? Bakit ngayon bigla nagkasakit? At ito ang katunayan. Hindi maniwala ang Kongreso, ha? Na itong mga taong ito ay na-confine sa hospital. Ang ginawa nitong si Barsaga, Congressman Barsaga, inutosan niya yung doktor dyan sa Kongreso na puntahan dyan sa Metropolitan Hospital itong si Lilia Cruz. Ito, kung totoo mang may sakit. Konfirmado may sakit at nagbi-bleeding. Dinudugo po yung ilalim ng katawan niya. Ito po yan ang katunayan. Para lang makon tayo. Para lang maging maliwanag tayo. Ang sinasabi po nitong doktor ng mismong doktor ng Kongreso ay totoong naka-confine itong Lilia Cruz na ito at dinudugo. Yan po. Our position to read and interpret the medical certificate which you have presented on behalf of your client and find out whether that medical certificate. Yan po ay si Congressman Barsaga at ini-interrogate niya itong abogado ng ni Lilia Cruz, ha? Will be a valid medical reason. Now, for the third time, another reason was given by your client. Yes, Your Honor. And what was the reason? She is currently admitted at the Metropolitan Admitted. Medical Center, Your Honor. You personally visit your client in order to find out whether or not. So we will be requesting our physician to go there personally. And I would suggest that you assist him para makita mo naman kung ano gagawin ng physician. Inuutosan niya itong doktor ng Kongreso na puntahan itong si Lilia Cruz kung talaga nga bang nakatumpen ito at kung alamin kung talaga ano ba sakit. Ituloy lang po natin ha. Good morning, Your Honor. And state your relation to Ms. Lilia Cruz. I am the lawyer of Ms. Leia Cruz. I am attorney Kenneth Bryan. I-forward na lang po natin, ha? Sandali. I'm saying to give... Right, raise his right hand and please... For her absence, and based on the Metropolitan Medical Center. Ang gusto kong iparinig sa inyo ngayon yung sinasabi ng doktor ng Kongreso na kung saan ay talaga na... To the right ayun na. Of your client. Will that be correct? Mr. Chair, I think the lawyer is invoking patient
and doctor's privilege, because this is a privilege communication. But the trouble, when your client presented the medical certificate that is an implied waiver or even an express waiver of availing the patient patient-physician privilege, ibigay niyo medical certificate, hindi namin pwedeng basahin. Ano gagawin namin dito? For purposes of being submitted to the Honorable Committee. Oh, so, but that does accept at its expected, no? Ito, ito na! Yung doktor! Go to it one by one, but with these conditions, and she's actually admitted, no? She's actually admitted for her condition of bleeding. Oh, bleeding, yan lang po. Bleeding, no? Yung bleeding, sabi niya. Okay na yun. At total naman nandiyan naman niya sa Kongreso naman niya ng hearing na yan. Ipinagpakita ko lang po rito na talagang totoo, hindi lang nagdadahilan itong mga ako na ito, itong mga smuggler ito at mga kawatan na ito na talagang may sakit sila. Talagang totoong may sakit kasi nga inutosan mismo ni Barsaga itong doktor ng Kongreso para alamin at i-check talaga kung totoongan talagang may sakit itong mga ito. Totoo daw po at katunayan, itong isang nga na itong Lilia Cruz na ito ay suffering for bleeding. Ang ibig sabihin, nagsasuffer siya ng dinudugo ang ilalim ng katawan niya or bituka niya, something like that. So yun po. Yun lamang po ang gusto ko nga i-diin dito. Bagamat na talagang hindi ka paniniwala at sino ba naman ang maniniwala na itsura kung ito magsasalita ng mga ganito ganon. Anyway, ang sa akin lang naman po ay yung gustong maniwala. Pero napakarami na pong magpapatunay dyan sa mga previous video ko na kung saan ay pag nag-predict ako ay nagkakatotoo. Pero sabi ko nga po, hindi ko inaangkin na totoo yun. Hindi po. Kahit ako mismo, hindi po ako naniniwala, maaaring nagkataon lang. Yan, di po ba? Mahirap naman kasi dito yung magbubuhat tayo ng sarili nating bangko. At hindi lamang po yan, ito nang pakatanda ninyo, hindi lamang po yan ang sasabog ng mga malalaking mga dilubyo dito sa atin. Mayroon pa pong kasunod at ito na po yung tandaan nyo. At ayaw, pero yun po ay ayon at base dito sa aking nararamdaman lang. So hindi po tayo Diyos, hindi rin tayo aswang, at hindi rin tayo demonyo, at hindi rin tayo mangkukulam at kung ano pa. Ganun lamang po yun, mambabarang. Hindi po. Wala po sa itsura ko mambabarang, sabi ko nga po sa inyo. Ayong wag po kayong maniwala dyan sa mga barang-barang na yan. Wag po, kasi unang-una, wala pong katotohanan yan, yung mga barang-barang na yan. Pinapag-aralan po yan, hindi po yung mga basta barang-barang lang, hindi po, wala po katotohanan yon. At wala din pong katotohanan, yun ang nagsasabi dyan, na magbibigay ng number at yun ang mananalo. Hindi po, wag po kayong magpapaniwala doon. Maging sa akin din po. Huwag din po kayong maniwala. Kasi, unang-una po, kung maniniwala po kayo, doon na nga po nga pasok, kaya maraming nalulokong mga tao natin, na mga Pilipino, dahil sa madali kayong maniwala. Ang sa akin lamang po, obserbahan nyo na lang po itong mga sinasabi ko. Kaya po, ang mahalaga po rito, yung pag inumpisan nyo itong video ko, tapusin nyo po para naiintindihan ninyo. Ganun lamang po yun, kasimple. O ngayon, itong mga taong ito, ang lalakas ito eh. Bakit ngayon, sabay-sabay sila ngayon na combine? At yung isa dyan, seryoso. Sabi ko nga po, wala po akong kinalaman dyan. Basta ang sa akin lang, sinabi ko na yung mga sakit nitong aking mga taga-subaybay at mga subscribers at mga viewers ko ay nilipat po sa kanila. Yan po lang ang sinasabi ko rito. At sisiguraduhin ko yan. Dahil unang-una,
Ha? Si hindi ko po gusto ito, ha. Hindi ko po gusto ito. Itong ginagawa kong ito, hindi ko po gusto. Bakit? Kasi nga po, tao pa rin po ako na mayroong puso. Tao pa rin po ako na may damdamin. Ang problema po dito natin, ay nakikita ko itong mga kababayan nating mga mahihirap na sila ang nagpapahirap, lalo sila ang dahilan ng paghihirap nitong ating mga mahihirap na kababayan. Kaya dyan ako galit na galit. Ngayon, nagkukonsensya pa ba ako itong mga ginagawa ko na? Hindi. Kasi unang-una, mas ipa-priority ko itong nakakaraming mga kababayan natin na naghihirap nang dahil dito sa mga smuggler na ito. Ngayon, wala pa ba kayo napapansin? Ayoko kasi magsalita rito, ayoko mag-mention ng tao. Yung iba nga dyan, mayroon dyan takong viewers, may napapansin na. Pero ang sinasabi ko, hindi ko na sinagot yon, nag-heart na lang ako. Mayroon na dyan na kwan, lumuluwa na mata. Ha? Yun yung form. Sinasabi ko po, hindi ko gusto ang magpahirap ng isang tao. Ng mga tao. Pero, mas marami po yung mga pinahirapan ng mga mahihirap nating kababayan itong mga smuggler na ito, eh. Na hanggang ngayon nga, hindi pa talaga nakakabangon na natiling nakadapa itong ating mga mahihirap na kababayan dahil dito sa mga smuggler kawatan sa gobyernong ito. Kaya yun na nga sinasabi ko, na lahat ng mga subscriber ko, hindi lang kayo susurtihin. Lahat ng sinasabi ko, problema niyo, sakit niyan, malilipat lahat sa kanila. Hindi man halata sa una, pero unti-unti yan, mararamdaman ninyo na mawawala na yung mga sakit ninyo at nakalipat na dito sa mga demonyong ito. Yun po ako. Pero, sabi ko po, hindi po ako nagkiklaim dito. Liliwanagin ko po. Hindi po ako nagkiklaim na ako nagbigay ng sakit nito mga ito. Hindi po. Sabi ko lang po, wala akong sinabi rito na hindi pwedeng mangyari. Yun lamang po. Maliban po dyan, wala na po akong sasabihin. Hindi po ako magmamagaling dito. Wala po akong kapangyarihan kung ano pa man. Basta ang alam ko lang po, pag may sinabi ako, nagkakataon. Yun lamang po sasabihin natin. And because man sabihin na lahat na sinasabi ko ay totoo. Lahat ng sinasabi ko nagkakatotoo, kundi baka nagkataon lang. Oh, yun lamang po. So bahala na po kayo mag-isip dyan. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo na kahit kailan kung may maghanap kay General Bantag, hindi nyo makikita. Yun ang pwede kong igarantiya. Hindi nyo makikita. Maghahanap kayo sa Alapaap. Yung gusto nyo doon, yung hanapin sa Alapaap. Dahil pagka sinabi ko. Ganun lang kasimple yun. Pwede nga niyang pwede nga niyang bulagin kayong lahat, eh. Ha? Pwede pagtutusukin ni General Bantag yung mga mata nyo habang naghahanap sa kanya, eh. Pero hindi nyo siya nakikita. Ngayon, may kukontra. Pwes, natural ko kontra. Kasi sino ba naman ako? Sino ba naman ako na nagyayabang lang naman ako, di ba? Ganun lang yon. Pero, ayan na, napatunayan na hindi lamang basta sakit itong mga dumapo sa smuggler na ito, kundi talagang seryosong sakit. Imagine mo yung magdudugo ang loob ng katawan mo. Bleeding, internal bleeding, ano mang oras mamamatay ka? Pero sabi ko nga po, hindi po ako ang may kagagawan yan. Kung mayroon man pong gumawa yan, ay siguro dahil na rin sa parusa ng ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi po ng isang Mr. Birana. Ako tagasalita lang dito kung ano yung na gusto kong sabihin
nararamdaman ko. Ganun lamang po kasimple. Ngayon, ugaliin po ninyo na kapag ka pinanood nyo ito, mga video ko, tapusin po ninyo. Tapusin po kasi laging nasa huli yung climax ng video kong ginagawang ito. Lagi na sa uli, napapansin ko sa inyo, yung una lang ang pinapanood nyo, hindi nyo tinatapos. Tapusin po ninyo para nandyan lagi yung alam ninyo, nasusubaybayan nyo yung sinasabi ko rito. Kung talaga bang nagkakato o hindi. Hindi nyo malalaman yan kung hindi nyo tinatapos ang mga dinadaldal ko rito. At darating ang araw na tuturuan ko kayo kung papaanong yumaman. O, ganun naman po yun. Ngayon, ang tanong, magtuturo ako kung papaano ko yumaman, bakit? Mayaman na ba ako? Yun ang pwede niyong ibalik sa akin. Aba, hindi ko po alam. Pero ang pagkakaalam ko po, kaya kong mamigay ng pira na hindi nang gagaling dito sa pira ng YouTube. Yun lamang po ang sa akin. At ang sinasabi ko, mayroon pa rin na pumupuna doon sa sinasabi ko yung uploaded video ko kahapon. Ay, noong isang araw pala. Na ang sinasabi ko rito, yung kikitain ko rito sa YouTube channel ko, hindi sasayad sa palad ko, kundi papagawa ko ng tulay, yung Mindoro, Batangas na yan. Yun, ang daming nagtaasan ng kilay dyan sa sinabi kong yon. Papaano daw magagawa ko na ako magpapagawa ng tulay na yan kung dito sa YouTube channel ko ay samantalang kakaunti pa lang naman daw yung subscriber ko, viewers ko at mga followers ko? Yon ang tanong. Napakagandang tanong. Sasagutin ko na po kayo, kaya nga ang hirap lang magpaliwanag eh. Ito po ang simpleng kasagutan dyan. Hindi nyo lang po naiintindihan kung ano talaga ang gusto kong palabasin dito. Ang gusto ko lang po itong palabasin, halimbawa na lang natin, kumita ako ng 1,000 dito sa YouTube channel ko, ay tatapatan ko po yan, dadagdagan ko po ng 1,000,000 yung 1,000. Halimbawa po, dito sa YouTube channel ko na ito, kumita po yan ng 1,000 halimbawa, dadagdagan ko po ng 1,000,000 yan. Kung kumita po itong YouTube channel ko ng 10,000, 10,000,000 po ang idadagdag ko para matuloy ang pagpapagawa ng tulay. Dahil yun po ang gusto ko talaga lagi dito, na yung kapakanan ng ating mga mahihirap na kababayan, at hindi lamang po yung mga mahihirap, lahat po ng ating kababayan ay pakikinabangan yung project na yun. At ang sinasabi ko po rito, yan, matuloy man niyang pinaplano kong yan, lahat nitong mga subscriber ko, lahat ng mga followers ko, nakaukit po dyan ang inyong mga pangapangalan. At ako po, i-itsapura ko po yung pangalan ko dyan. Ayoko pong idamay ang pangalan ko dyan, kundi kayo lang po ang ilalagay kong pangalan dyan. Hindi ba't kung ganito lang lahat lagi ang utak nitong mga politikong magnanakaw nito, napakaunlad sana ng ating bansa. Wala sanang naghihirap na mga Pilipino kung ganito sana ang utak nito mga ito. Ay, ang problema nga dito, hindi man lahat, pero marami sa kanila na wala silang inisip, oras na pumasok sila dyan, oras na nanalo sila, wala silang ibang inisip, kundi ang mangdikwat, ang magnakaw, at magtatayo pa sila ng mga illegal nila para lang sila ay mabutid-tid ng pira. Ito, ngayon, ang ibibigay kong leksyon sa inyong lahat. Kagaya na itong smuggler ng balitang-balita na itong smuggler na itong si Lilia Cruz na ito. Ha? Pakinggan nyo mabuti, kaya yung sinasabi ko, huwag nyong putulin ito. Pakinggan nyo hanggang matapos itong video ko ito. Kagaya ito, nag-smuggle sila, nag-smuggle, nagpayaman sila ng nagpayaman. Okay? So, nagigits nyo? Okay, mayaman na sila. Tapos ngayon, ang naging kapalit naman pala noon, yun yung pagdurugo, internal bleeding sa katawan niya.
So, ano mang oras, mamamatay ito? So, ano ang ibig ko sabihin dito? Nagpayaman lang kayo, nagpayaman, hindi nyo naman talaga mapapakinabangan yan. Sa totoo lang, kagaya rin ito mga politikong ito, magpayaman kayo ng magpayaman, mangdikwat kayo ng mangdikwat, ang hindi nyo alam, ha, diyan sa mga dinikwat ninyo yan, ang makikinabang lang yung mga lalaki ng mga asasawa ninyo. Tama ako o mali ako? O tamang tama ako? Yun ang ibig kong sabihin. Kaya maanong, mangdikwat man kayo, yung tamang tama lang. Yung huwag naman madamay lahat itong ating mga kababayang mahihirap na hanggang ngayon hindi pa nakakabangon sa kanilang pagkakadapa dyan sa kahirapan. Nadulot ninyong lahat na magnanakaw kayo. Kaya kayo, uulitin ko lang, kaya kayong mga smuggler, mga magnanakaw na mga politikong ito, siya pa ulit-ulit kong sasabihin, mamatay na kayong lahat. Kung hindi man kayo mamatay lahat, lahat nitong mga sakit, nitong ating mga followers, subscriber, malilipat na sa inyo. In Jesus' name! Yun ang ididiin ko sa inyo. At sisiguraduhin ko na mangyayari at mangyayari yan. Oh, yan ang sinasabi ko. Kaya, kayo, sobra talaga eh. Sobra, wala kayong kakuntintuhan sa buhay. Oh, hindi man ako politiko, pero sabi ko nga, kung anong meron ako, alam kong pagkasyahin, alam kong makuntinto. Ha? Tingnan nyo nga yan, kung ganito lahat ang isip ninyo, di sana maraming masasayang tao, maraming masasayang Pilipino. Sabi ko nga eh, kayo ang totoong salot sa lipunan. Kayo ang totoong COVID ng lipunan. Kayo ang talagang totoong piste sa lipunan. Kaya ang sinasabi ko, magkamatay na kayong lahat. Oh, tingnan nyo nga yan. Ha? Ano ba na ang sweldo ng isang congressman? Magkano lang? Pero mayroon dyan, mayroon mga private plane yan, mayroon private jet yan. Ay samantalang ako, na talagang mulot sa pool, nagsunog ako ng kilay, para lang nga magkaroon ng pira, para lang makabili ako ng sariling bisikleta. O ayan, bisikleta. Pero kayo, wala kayong kakuntintuhan. Kaya hanggang ngayon, nandito itong ating mga mahihirap na nananatiling mahirap dahil kayo mismo ang mga pahirap. Kaya ang dapat sa inyo, binibigyan ng sakit. Ang dapat sa inyo, magkandamatay. Yan ang sinasabi ko, kayo, pero huwag kayong mag-alala. Ah? Sinasabi ko lang ito, na bigyan kayo ng mga sakit. Sino ba naman ako na para magsabing ganon? Pero, ito na nga po eh, nangyari na. Yung mga smuggler na yun, nangyari na. Mayroon pa. Di ba sinasabi ko, darating, ngayon kayang-kaya pa niyang kayang-kaya pa niyang dalhin yung sakit niya ngayon. Pero, napakalaking balita ito. Pag hindi na niya kaya at nagpa-confine na ito, doon pa lang nyo malalaman na may pagka... Hindi po, sinabi ko na po sa inyo, hindi po ako mangkukulam at hindi rin po ako aswang. At paulit-ulit ko rin po sinasabi yan. Na pinag-aksayahan ko ng pira, pagod at panahon para lang makapunta sa Britanya, para lang magdalubhasa nitong mga dapat na kailangan. Pero ako na pala, hindi ko akalain na yung pinaghirapan ko, pinagkagastusan ko sa Britanya ay gagamitin ko pala sa inyong mga magnanakaw kayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kwanin nyo. Oh, yung sinasabi kong tumawag dito na nagbabanta sa akin. Ha? Anong nangyari sa kanya?
hanggang ngayon ay sinusob-sob niya sa simento yung ulo niya dahil sobrang sakit ng ulo niya. Oh. Bakit? Hindi ko na alam. Bakit ko alam? Alam ko dahil nandito sa yung nilagay ko rito sa box ko na palatandaan kung ano nang nangyari. Lukot-lukot na eh. Ibig sabihin niyan, ha? Hindi na niya maintindihan kung anong pinaggagawa niya ngayon. Oh. Tapos hindi na rin nakatandin na rin niya nagawang tumawag pa. Ano ibig sabihin noon? Hindi ko alam. Ay magdusa ka rin. Dahil akong babagtaan mo, sabi ko huwag ako. Kaya kong mambulag ng tao na nandito lang ako nakaupo. Pero hindi ko ginagawa yung mga ganyan eh, dahil lang sa kagustuhan ko. Mayroon nga ako mismo. Ako mismo ang tinarantado, pero hindi ko nagawang gawa ng ganti eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, alam ko, tao lang din yan na pwedeng natukso lang or whatever. Natukso lang. Kaya hindi ko ina-apply yung pinaka-ganti ko, hindi ko ina-apply. Maliban na lang kung uulit-ulitin. At maliban na lang kung buhay ko na ang binabantaan. Kaya dito, hindi ko naman papatahin ito. Kahayaan kong ingod-ngod niya na ingod-ngod, isob-sob niya na isob-sob yung ulo niya. Sa sobrang sakit. Magdusa ka ngayon. Ngayon, kung kakayanin mo yan, hanggat sa bumaba yung galit ko sa'yo, ay kayanin mo. Dahil kung hindi mo na kaya, ay sigurado mamatay ka. Ganun lang yun. Sabi ko nga eh, siguro naman hindi ako maghahamon dito kung inaakala akong kung dito eh. Inaakala akong hindi ko kakayanin eh. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa inyo. Paulit-ulit na naririnig sa akin. One time, hindi ko lang alam kung bawal dito sa YouTube yung maghubad eh. Hindi ko alam. Kasi papakita ko lang sana yung likod ko. Marami ng bisis. Nung sinasabi ko, nag-exhibition ako sa Afghanistan, nagpabaril ako na nagpabaril. Nakadikit lahat yan, bala dyan sa likod ko. Hindi ko alam kung bawal sa YouTube yan. Mag-uubad ako para makita nyo na lahat ng bala dyan, nakadikit lang. Yung islag nandito, nakatabi yung mga islag. Dahil pwedeng sukat-sukat natin doon sa pilat na pinagdikitan ng islag. One time, tatanong muna ako rito sa mga iba kung baka bawal ang magubad dito sa YouTube. Anyway, sabi ko nga po, yun pong inyong thumbs up, yun pong inyong subscribe, yun pong inyong pag-views ng video ko, hindi po ako ang tinutulungan nyo. Ang tinutulungan po ninyo ay ang sarili ninyo. Ang tinutulungan po ninyo, itong mga kapwa nyo Pilipino. Sa akin po, hindi. Wala po kayong maitutulong dyan sa subscribe ninyo dito sa channel ko. Dahil paulit-ulit ko pong sinasabi yan, hindi ko kailangan ang pira dito sa YouTube channel ko. But instead, dadagdagan ko pa yan para matupad ko yung pangarap kong tulay dyan sa Batangas at sa Calapan na yan. Yun po. Kung hindi man kakasya, di maghahanap ako ng ibang project. At dahil ang gusto ko talaga mangyari, itong mga subscribers ko, nakaukit ang mga pangalan nila. Kaya lahat yan, mga comment ninyo dyan, nililista ko po lahat-lahat yan isa-isa. Nililista ko po. Para pagdating ng panahon, ayan po ang makukontak ko at gusto ko malaman ang totoong mga pangalan ninyo kung nandiyan yung project natin at yan ang iuukit natin na ginawa ninyo sa inyong mga kababayan at mismong sa sarili ninyo. Bakit ko sinabing mismong sarili ninyo? Malay mo,
kung dadaan kayo dyan sa tuloy na pinagawa natin na yan, di masasabi nyo ngayon pagdating ng araw, pagdating ng panahon at mga apo na kayo, sabihin nyo na mayroong isang humhang na tao na nag-vlog-vlog na nagsabi yan na magpapatayo siya ng tulay at ito na nga yung tulay na ipinatayo namin pare-pareho at ito, kaya nakapangalan ako dito. Yun ang pwede nyong ikwento sa mga asa-asawa at sa mga apo-apo ninyo. Ganun po yun. Kaya po, hindi po ako humihiling dito ng subscribe para sa akin. Hindi po. Kaya magkaiba po yung sinasabi nitong si yung vlogger na bugok dyan sa Batang Maynila na yan, na just for content lang daw si Bantag. Hindi po. Ganun lamang po yun. Hindi ko po kailangan ng pera rito. Kaya, inuulit ko lamang po. Basta ito ang pakatandaan ninyo. Kung gaano kalakas ang boses ko, ganun din nyo gagawin, ganun din nyo gawin, nalakas din nyo ang boses ko, ang boses ninyo, pagka sinabi nyong, Lord, pagpalain mo kami, bigyan mo kami ng swerte. Yan lagi ang tandaan ninyo. Yan lagi ang sabihin ninyo na kailangan may diin. Kailangan nandoon yung paniniwala ninyo, nabibigyan kayo, nasuswertihin kayo, at lahat ng mga sakit nyo malilipat na rito sa mga taong mga demonyo dito sa gobyerno nito. Yan po ang pakatandaan ninyo. Kaya ako po nilalakasan ang boses ko para alam ko na sisiksik at lalag pag sigurado igagrant lahat ni Lord ang ating hihilingin sa Kanya pagka ganon. Huwag po lamang natin kalilimutan ang magdasal na sana manawari itong bibig ko, itong bibig na nasa harapan ninyo ay magsilbinawang makatotohanan, magsilbing totoong makakarating sa ating Diyos ang mga hiling kong swertihin na kayong lahat at pagpalain pa kayong lahat. Doon pa po sa hindi pa nakapag-subscribe, maniwala ka't hindi. Basta ito ang sasabihin ko sa iyo. Once na nakapag-subscribe ka, nandiyan naman ang katunayan nitong isang viewer na nag-comment dyan sa video ko na magmula dyan na mag-subscribe siya. Ay swinerte siya at nanalo nga siya ng loto, hindi nga lang jackpot. Yan po lamang. So, again, maraming salamat po muli sa ating mga subscribers, followers at mga viewers na sana ay hikayatin niyo pa yung inyong mga kaibigan, yung mga kamag-anak ninyo upang sa ganun hindi lang kayo ang swertihin, maging yan ay mga masuswertihin din yung mga maaakay ninyong mag-subscribe sa channel ko. Magbibigay lamang po ako ng palaisipan sa inyo bago po ako tuluyang magpapaalam. Ang palaisipan na bibigay ko po sa inyo ay wala pong nakilala nyo na yung taong magdadala sa inyo kay Lord. Maraming salamat po.